Hello mga kabarkada, ngayong video ay ituturo ko lang sa inyo kung paano ako mag-setup ng Nestbox. Tapos sasabihin ko sa inyo maya-maya kung ano ang bibilin kong bagong ibon dito sa Ibonan. So kung gusto nyo malaman kung ano yung ibon na bagong pair na bibilin ko sa katapusan o kaya sa December, ay tutukan nyo lang itong video para malaman nyo kung ano ang kukunin ko. So mag-setup na tayo ng Nestbox. Tara na, let's go! Tapos ito na ang ano, ang pagkakaikot ng hook doon sa Nestbox. Dapat nakaganyan sila para syempre maayos yung pagkakabend ng hook. Ibebend kasi natin yan mamaya para maayos yung pagkasabit sa ano, sa dulo ng cage, sa labas ng cage. So ayan. Tapos ganito ang magiging itsura kapag nag-bend na natin yung mga hook. So ganyan dapat para makasabit yung mga Nestbox natin sa labas. Tapos isasabit na natin, kailangan syempre isasakto natin yung hook doon sa mga butas-butas. Syempre importante yun, ganoon talaga. Tapos yung butas ng Nestbox kailangan ay hindi maharangan ng konti, kahit konting space. Kailangan pasok na pasok yung butas doon sa butas din ng cage. Ayan. And syempre, after natin isabit yung Nestbox, kailangan natin higpitan yung mga screw para doon sa mga lock. Dahil importante yan para hindi makawala yung ating mga alaga. Tapos i-bend mo yung mga lock para syempre hindi nahaharangan yung mga screw. So ganyan dapat kahigpit. And then syempre kapag mahigpit na yan, okay na yung pagkakasilip natin sa Nestbox para syempre hindi mag-flyby yung mga alaga natin. Kaya kailangan nating higpitan yung lock. Tapos kung makikita nyo dito, ang liit ng butas ng Nestbox. Hindi siya sakto doon sa butas ng cage. Kaya siguro aayusin natin mamaya yan. Ayusin muna natin yung dalawang Nestbox dito na ilalagay natin. Ayan na yung Nestbox. Ay, ayan na. Asikusoy na natin. And then, ito na ang final na result ng pagkakagawa natin. So, nilagyan ko na rin ng langis yung mga stand. So, ayan ang aking marka ng daliri. So, ayan, nilagyan ko na ng mga langis yan para syempre maiwasan yung pag-akyat ng mga langgam. Para safe din yung mga alaga natin. Ang ginamit kong langis ay itong motor oil. Ayan, kahit anong langis, yung pang change oil ng kotse or motor, pwedeng-pwede yun. Kahit anong oil, kahit anong langis. Tapos, ang ginawa ko nga palang setup dito, ang pagkakasabit ay ganito. Ayan, nasa gilid. Diba? Nasa gilid, hindi sa ibabaw ng Nestbox. So, mas okay itong ganitong pagsasabit dahil yung butas ng Nestbox ay sumakto na doon sa butas ng cage. So, ganyan na dapat ang setup kapag maliliit yung butas ng mga Nestbox. Tapos itong isa ay papalitan natin yan. Ilalagay natin yung hook niya doon din sa gilid para maayos yung butas ng Nestbox natin. Kasi hindi tulad nito na sakto lang yung laki ng butas doon sa butas ng cage. Ito din, sakto lang din yung butas noon. Tapos ito din. So, yung Nestbox talaga na nabili natin, medyo maliit yung butas ng Nestbox. Kaya ayusin natin katulad nito. Yan. So, naayos ko na. Nasabit ko na din. So, maayos na rin ang pagkakabit natin ng Nestbox doon sa labas ng cage. So, ayan. Maayos na yung butas ng Nestbox. So, wala na tayo aasikasuin dyan. So, ibubukod na natin tong dalawang to na sa likod. Ayan. Ayan. So, kasi si Dubi, ayan o. Si Dubi kasi dumidi pa na.
dumidi pa na siya doon sa Vio-Ewing. Eh, itong Vio-Ewing na to kasi proven. Tapos si Dubi kasi ay 5 months pa lang. Ayan, kaya kailangan na natin siyang bigyan ng pares na ano din, na proven na hin. So, ito naman yung PB natin. Ibubukod na rin natin yan. Ay, ang dalawa, ibubukod na natin. Lalagay natin sila dito sa ibaba. So, sa kanila tong space na to. Kaya, kunin na natin sila para si Dubi na lang yung nandito. At syempre, hindi na mag-band pa si Dubi doon sa Vio-Ewing natin. Ayan, sobrang band na band siya. Kaso, si Dubi ay 5 months pa lang. Hindi pa siya pwedeng i-mate. Baka kasi magkaroon siya ng problema sa pag-iitlog. Baka tsambahan din siya ng egg bind. Kasi hindi pa siya marunong, hindi pa siya matured masyado. Hindi pa siya matured masyado para mag-itlog. So, Dubi, ikaw na lang muna mag-isa dyan ha. Kukunin ko na muna sila. So, ito na sila. Nakabukod na. Nilagyan na rin natin sila ng perch. Tapos, ang sunod na nating step ay bibilan ko na sila na hen na yung kahit low mute lang na basta ay matured din or proven para syempre mabilisan ang natin ang breeding natin dito. So, itong dalawang tong naiwan ay parehas tong cock, kaya mabuti na lang nag-cock sila dahil mas madaling maghanap ng mga proven na hen. Ayan, so maninibago sila ngayon. Hindi ko sila muna bibigyan ng patuka, pero tubig bibigyan ko sila para medyo makahingay na sila. Ayan. Tapos naka-open na rin yung kanilang nest box para syempre malaman, mapasok na rin nila at malaman nila na kanila yan, na territory nila yan. So, ayun. Bibili na tayo ng dalawang low mute para dito sa dalawang to. Para syempre masimulan na agad yung breeding nila. Tapos si Dubi, solo na lang siya dito. Ayan, Dubi, diyan ka muna. Saka na kita bibigyan ng kapares. Pwede ko rin hindi, papamigay natin yun eh. So, bibigyan kita ng kapares sa kana kapag matured ka na, Dubi. Ayan. So, si Dubi dito muna, exercise. Tatanggalin na natin to sa susunod para medyo lumuwag na. Dahil bibili pa tayo ng isang flight cage if ever na magkaroon pa tayo ng mga itlugan dito. Kaya magre-ready na tayo. Tatanggalin ko na to maya-maya. Ayan. So, ang next natin na bibili na ibon, ayun nga yung dalawang low mute na hahanap akong proven hen na ilalagay ko dito sa dalawang to. Tapos isa pang siguro kung meron tayong mahanap na proven pair na low mute, dito natin ilalagay pang foster. So lahat to pang foster except dito kasi high mute natin yan. Sila yung magpo-produce sa atin ng mga magagandang inakay. Tapos itong dalawa magiging future foster parents din. Tapos itong lahat future foster parents except yung ilalagay natin dito. Dahil ang ilalagay natin dito, ang bibilin natin bago ay Lutino. Back to back na Lutino. Meron na akong nakita, meron na akong nakausap na pagbibilan ng ibon na bago na Lutino dito. So Lutino ang bibilin natin. Back to back 'yon, tapos yung cock noon ay Sable. So hintayin na lang natin kung kailan natin makukuha yung ibon dahil syempre hindi yan agad-agad mabibili dahil pag-iipunan pa yan. So, ayan. Dito natin ilalagay ang Lutino. Siguro sa katapusan or sa December pa natin makukuha. December na pangalawang linggo o kaya katapusan ngayong November. So, ayan. Lutino ang lalagay natin dyan dahil dito ay white bull. Ayan. So, medyo terno sila, di ba? Tapos, ayan na, puro breeder na tayo dito. Tapos, ito pala, single, hahanapan ko to ng split opa, or hintayin na lang natin yung inakay dito na opa, na green, pwede natin ipare sa kanya, kaso matatagalan nga lang siya sa breeding, kasi, ayun nga, 8 months pa bago mag-matured ang mga cock, pero depende yan sa kondisyon ng mga cock kung kailan nila gusto mag-breed. So, hintayin natin inakay na pwede natin ipares dito. Ayan, blue opa to, blue opa hen. Tapos, bibigyan natin siya ng opa cock if ever na may magkaroon ng opa na cock. Tapos, ito nga pala,
Itong dalawa ay nagmate na kanina. Ayan. So, aabangan na lang natin yung kanilang itlog. Huwag na natin asahan na after ng mating ay successful. Ang asahan na lang natin dito ay yung pangingitlog nila. So, tingnan na lang natin kung paano ang setup nila sa nest box nila. Ayan. Check natin kung paano setup nila. Dito sila maglilimlim if ever, oh. Ayan, oh. Nauubos nila yung mga nesting, yung mga kusot. Nilalagay nila dun, oh. So, sige. Ayan lang naman. Sinilip ko lang naman. Ayan. So, hintay na lang natin to 2 weeks kung mag-iitlog or hindi. Pero mukha namang magkakaroon siyang itlog kasi medyo umuumbok na yung tiyan niya. Ayan. So, hintay na lang natin to. Then, ayun lang. Ito, nakakailang meeting na to, pero wala. Hindi ko alam kung kailan sila magsisimulang mag-itlog. Ayun. So, yun lang naman mga kabarkada ngayong video. Mag-shoutout tayo. So, shoutout tayo kay Daniel Kayanan, kay Leonardo Villalon Jr., kay Prince Kiel Tatel, kay Marky Rundel, kay Justin Free Flightbird and Hanfeed, kay Charles Martinez, kay Jopel Chua, kay Jake Mesa, kay Matt Brian Malari, kay Hans Acuña, kay Alberto Teves, kay Anferni Lisama, kay Aisha Valles, kay Kanda Miko, kay Enzo Maka, kay Kimwell Maranata, kay Celine Menciano, kay Sir Brian, shoutout din, kay Johnny Boner. So, Boner na lang, wag na Boner. So, shoutout din kay Dennis Balabas, kay Justin Judy Quaresma, and shoutout kay Joaquin N1. So, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. So, tapusin na natin itong video. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.